na ang 360 aviary. Yan ay dating ito, flying pen. Ayan, flying pen ng manok. Yan, dating flying pen ng manok na may lambat. Kukonvert natin at kinonvert natin sa 360 aviary. Naka-angle siya, no, ng almost 45 degrees. Kasi nga, papatong siya sa bubong. Papatong siya sa bubong para itaas pantay. No, dito ilalagay, dito sa side na to. At itong isa, pagka nagka-budget, dito na, sa kabilang side naman. Then, parang landing board para pag binugsan natin, nakakapag-360 aviary, pati yung mga stock bird. Para maganda. Ayan na, nilagyan natin tuntungan. Ito pa, no? Hindi naman ganun karami ang ibon natin. Hindi naman tayo planong magparami ng gusto. Importante, yearly, lalaban lang. Kung magandang resulta, okay. Kung di naman, enjoy natin. Yun lang. Enjoy lang natin ang ating pagkakalapate. Ito, ongoing pa, no? Ako na gumagawa niya. Yan, yan ang dingding. Yan ang dingding. Ito, sliding door. Ayan, yan din ang dingding na ginamit ko. Marami pa akong gagawin. Ito. Ito, parang medyo, hindi ko alam kung tama o mali, no? Dapat binakal natin. Ito, medyo, ano siya, mulundo. Iba yung bakal. Tapos, kakapit na lang yung kahoy. Ang ganda yung nakikita ng kalapating kahoy. Ito, okay na to. Yan, ginamit. Dapat, ano, sliding. Hindi na, masasayang yung portion, eh. Kaya folding, no? Dito, pe. Dito, pe, ito. Para, kung gusto kong lakihan itong gagalawa nila, madali. Ito, pe, pe, ko lang yan. Yan na. Yan ang ilalim ng ating against the light. Ayan, yan ang diving board natin. Ayun, ang trapdoor. Inaayos ko. Ayun, yung trapdoor. Inaayos ko, no? Medyo hindi kita. Di ba, le? Makikita naman natin yan pagkaya na lang. Ayan, no? Yan ang kabuuan na. Patapos na halos, no? Ilalagay nila yung sliding door dito. Yung sliding door doon, yung pinaka-mentor, nakalagay na. Kulalagay na lang ng hardiplex. Saka ito, yung ano, naka-forma na yan, naka-frame. Nandito na ang frame yan. Ayan ang frame yan. Ito, dahil ka pa yero, ho? Oh. Babakot natin dyan yan. Iayos natin. Kasi itong manukan, pagkatapos, itong manukan naman ang ayusin ko. Para sabay sila. Hindi ko lang alam, mga ka-flight, kung advisable ba na mag-alaga ng pato. May pato rito, no? Madali ako makakuha ng pato. Yung pari ko, ang daming pato. Kung advisable ba na maglagay ng pato sa ilalim ng kulungan ng kalapate. Kasi, alam naman natin ang pato, ipot ng ipot, no? Yung amoy. Ayoko naman pakawala ng pato rito, no? Baka makapag-away sa manok. Kung meron kayong advice about pato, pero tingin ko hindi na, no? Kasi dudumi yan, eh. Pwede ko itong gawing ano, eh, no? Although ang height nito siguro mga nasa more than o mga 3 feet. Pwede kong gawing ano ito, eh. Oh. Pwede nga, ano, eh. I-layer ako dyan sa taas. Pwede kong gawin, eh. Basta naka-elevate lang dito, dali sinaboyd natin yung daga. Basta ang importante, ang breeding cage natin, ganun yung hindi tayong pagkukunan ng daga. Pwede ko siya sa ibilalim, oh. Tapos dito naman sa bunga dito, 3x3 sa manok. Yung mga baby stand. Same time na gagamit natin na ma-maximize natin ang lugar. Ayan, kung tumubo ang mga damo dyan, ayan, yung carbo grass, para magandang tignan. Para pag last time bisita, once matapos na, palilinis ko, ayusin ko lahat, pati itong mga tipi ng manok. Medyo pag-iba na. Ayan, ang ating mga panlaban, hindi na nalaban, no? Gumulang na sa mga kak-derby na. Anyway, hindi man tayo mamadali. Kahit patukay natin lang patukain. Ito naman, eh, mahirap ilaban ng basta. At alam naman natin ang kalidad nito. Sayang ang pera kung konti lang ang pusta, eh. Kaya kailangan yung pag-ready-ready na. Ayan, yan ang update. Papatong yan doon sa taas. Ayan, tinatapos lang silmating. Then, yung silmating na yan, merong pinalagyan ko ng pinto. Ayan, pinto, no? Bukasan, bubuksan yan, ayan, buhok. Para paglilinisin yung taas, mahirap yung sundot, eh. Maganda yung napapasok natin loob. Para sigurado.
wala tayong problema. Ayan o, yan ang update ha. Paki-guide na lang ako dun sa mga datihan at mga baguhan din na medyo may kaalaman. Yung pawang effective, i-adapt natin, kikip natin. And then yung mga hindi masyadong effective, natapon natin. And then para makapag-develop ako ng sarili kong conditioning. Gaya na sabi ko sa mga naunang pinost ko, na madali na sa akin mag-adjust kasi nagko-condition ako ng manok. Halos lahat ng manok, no? Halos lahat ng gamot, alam ko na kung paano i-condition ng manok, kung paano makondition ng manok para manalo. At sa breeding, alam ko na rin kung paano ang estilo. Yun nga lang, medyo sa lahat ng nababasa ko, lahat ng naririnig ko, lahat ng napapanood ko, ang lumalabas, parang karamihan ng panlaban sa derby ng Kalapate sa pag-iibon, kadalasan ang kumakana yung mga line breed, no, inbreed, kung gano'n, no. Sa pagmamano kasi iba eh, although nagla-line breed kami nag-inbreed to maintain, no, yung kung ano yung manok na ayaw mo mawalang lahi. And then nagla-line breed ka para at least hindi masyadong intense ang inbreeding, kasi once na mag-intense inbreeding ka, malaki ang posibilidad na ang manok na lalabas either mababa, maliliit na, and then merong mga diferensya. Kaya ang mangyayari ron, proper selection. Sa manok, okay lang, marami kong mag-itlog eh. Sa Kalapate, dalawa lang ng dalawa. But however, yung napanood ko kay Sir Jaime Lim, hanggang anim daw, lima, anim yata, no? Kaya pa, hindi pa ganun. Pero ano, no? sa sabong, kadalasan dito ang breeding namin na panlaban, talagang para gusto mong mag-produce ng superior foul na hangga't maaari merong gameness, may cutting at merong speed or may brainy, yan, no, marami. Dead game kung tawagin hanggang sa hanggang sa huling hininga, tuto ka, papalo. Battle cross. Parang lumalabas, and i-correct nyo ako kung mali ako, parang lumalabas sa Kalapate, mas mainam kung magla-line breed in breed instead na mag-battle cross. And then, meron pa rin ako mga napapanood na basa at narinig sa mga veterans. Siyempre, veterans yan, kailangan naman din natin pakinggan. Kaya lang, siyempre, gusto ko ng second opinion na ayon sa kanila, yung mga speed bird, middle distance, tsaka yung long distance, hindi pwedeng pagparisen like yung speed bird, yung short distance bird, sa long distance bird. Pwede dun sa yung short distance bird, sa middle distance pwede. Yung middle distance pwede dun sa long distance. Well, sa manok, siyempre, nag-experiment din kami, no? May mga bloodline na nagninik dun sa deep, ibang bloodline. Merong bloodline na kinikip ako na kahit anong bloodline ang basa solid line, no? Ang pinaris ko, kahit iba, kahit battle cross, kahit hindi related, nagninik. Yun yung kung tawagin siguro producer, no, nung sa manok kasi proven eh, kung tawagin namin proven da sa Kalapate yata sa producer kung tawagin, kasi kung talagang magaling ang isang likha, no, kung manok man yan o Kalapate, kung talagang nagbabato siya, ibinabato niya yung galing niya sa mga anak niya, yun yung palagi kong maganda. Pero malalaman ko rin siguro yan the long run, no? Siyempre, susubok din naman tayo ng experiment kahit papano. Hindi naman pwedeng kung ano lang, no? Para tayo nasa kahon na although magandang guide ang binabahagi para at least mas mabilis sa atin, no?
Sabi ko nga, kung yung tungkol lang sa land breeding, inbreeding, madali na sa akin yan. Madali na sa akin. But however, syempre, kung bakit tayo kumuha ng ibon ng mga sa champion line, tapos ipaparas natin doon sa mga champion line din ng ibang breeder. At gaya nga ng sa pagmamanok kasi nandito linya eh, siguro kung sasabihin natin pure, madali kasing sabihin ng pure. Ngayon siguro dun sa mapapagkatiwala ang breeder, pwede possible na mag-acquire. And then kung hindi man siya pure, possible mga nasa 70 to 80% na yung purity ng isang bloodline, no? Kasi pangalan nga eh. Tama rin yun eh. Actually, mahabang usapan yan, pati sa pagmamanok. Sobrang habang usapan. Ang importante rito, yung kukunan mo is tiwala ka. Yun yung importante. And then, kung dumating man yung panahon na yung pinagkakatiwala mong breeder, hindi naman siya honest, hindi naman ikaw magdadala nun. Dahil siyempre, kung di siya honest, definitely next time hindi ka nakukuha sa kanya. Hindi pangalan mo sinisira mo, kundi pinisira niya. Hindi kanya niloloko. Ang niloloko nila pag gaganong sarili nila. Therefore, hindi naman lahat ng mga galing sa mga big time kakana. At siyempre, try pa rin natin. Anyway, umahaba na, no? Newbie ako. Although newbie ako, may naibabahagi ako kahit papyaw. Dahil kasi tungkol sa manok ko, parang ibon naman to eh. Although siya lumilipad doon siya nakikipagbaluan eh. Ganyan na lang mga ka-flight, sana supportahan niyo ako. Maraming salamat to sa inyong lahat.